Disapproved sa sanggunian panlungsod ng kabanatuan sa pamumuno ni Vice Mayor Vergara ang mababang goodwill rates na ipinisenta ng City Treasurer para sa dalawang bagong pamilya ng Kabanatuan City. Sa inulit na public hearing noong March 18 to 2024, komento ni Vergara, parang pinamimigay na lang daw ang mga pwesto sa mga pamilihan kung ganun lamang kababa ang sinisingil na goodwill. Dapat anya ay mas taasan pa ang singil sa mga vendors, lalong-lalo na sa mga mayayamang bidders. Target kasi ng city na makakuha ng pwesto sa dalawang palengke ang mga fast food chains, banks at boutiques. Pinamimigay nyo ba? Hindi, Mr. Chairman, pasensya na kayo. Sobra naman. Namumuliti ka to. Kung 30 taon mong hawakan, walang increase doon. Parang pinamigay mo yung palengke. 182 pesos sang araw. Ayon sa City Treasurer ng Kabanatuan, ang dalawang pamilihan ay mayroon 1,533 stalls at ang goodwill rates ng mga ito ay nasa 693,000 pesos hanggang 54,033,000 pesos na mayroon 30 years long-term lease habang mayroon ng 38.8% ng mga sure bidders. Sa hearing ay binanggit din na ang mga vendors ay kailangan munang magbayad ng 50% bilang down payment sa goodwill na maaaring bayaran lamang sa loob ng 3 araw at ang 50% naman ay sa araw ng pag-okupa. Lumalabas, ani ni Treasurer, na ang mga tindero at tindera ay required na magbayad ng cash, pwera pa ang mga babayarang operating expenses na 500 to 800 pesos kada buwan. Pero hindi umano, pwedeng habaan ang pagbabayad ng goodwill dahil malaki ang ginastos ng lungsod sa pagpapatayo ng mga palengke. Maaari raw maapektuhan ang social services ng city government kapag hinintay pa ang 30 years para makumpleto ang bayad sa goodwill. Dahil po medyo malaking halaga po itong ating ipinagawang dalawang palengke, so yun pong social services natin na magsasuffer kapag po hinintay natin yung 30 years para po siya ay mabayaran. Yun po ang totoong kadahilanan. Hindi na priority ang mga dating vendors sa mabibigyan ng pwesto sa dalawang bagong pamilihan at sila ay required na sumali sa public bidding. Kaya ang mga ordinaryong tindero at mayayaman ay magkakaroon ng kompetisyon sa pagkuha ng magandang pwesto. Inaasahang matatapos ang konstruksyon ng dalawang pamilihan sa October or November 2024. Ako po si Philip WP Piccio para sa Balitang Unang Sigaw.